Hello guys! Hello everyone! Kumusta kayo mga kasari, kanegosyo, kasupertendera ng bayan? Welcome back again sa aking YouTube channel, Rose Jam 11, isang sari-sari store owner, isang sari-sari store vlogger, / influencer, / actress. Yes! Sana all! Di ba nakakaloka yung dulo? Actress? Actress! Di ba? Sarap magmura. Nakakaloka. Actress, nakakaloka. Pero hindi malayo mangyari yan, di ba? Basta may pangarap. O yan, so i-claim na natin ang ating pag-a-artist. Nakakaloka, no? Sino natawa? Ang bigat nga ng daladala ko, no? Ang bigat magbuhat ng bangko, ano? So ayun na nga, ito tayo na naman. Dito na tayo naka-duty sa ating tindahan ngayong hapon na ito. So good afternoon sa inyong lahat, sa aking mga viewers, followers, subscribers. Sana'y okay lang kayo sa alright. Saan man kayo sa mundo, eh? I hope na okay kayo. Kasi ako, okay na okay din. Okay, so ngayong hapon na ito, medyo makulimlim, medyo pabagsak ang ulan, pero hindi pa naman bumabagsak, no? So yun, pagpasensyaan nyo na mga kasuper kung putol-putol yung aking vlog ngayon kasi nga nagtitinda tayo dito, naka-duty tayo, naka-on-duty tayo. Super tindera, in, ganon. So ngayon, ang pag-usapan natin, noong nakaraang araw, 4 days ago, nag-share ako sa inyo about isang mobile app na makakatulong sa pag-monitor dito sa ating tindahan, ang ating gastos, benta, kita, ganun. Ang Lista PH. Lista app. Ayan. So, sino sa inyo nakapanood at ngayon ay meron ng Lista app sa inyong mobile? Taas ang kamay, pati paa. Ayan. So, sino naka-experience na? Sino nag-umpisa man na mag-money in, money out? Nag-enjoy ba kayo? Maganda ba yung app? Diba? Kasi nga, in-endorse natin ito 4 days ago at maraming natuwa. Ito ay marami na rin views, ang dami na rin nag-umpisa. Sabi sa akin, dahil nag-PPM, na-install na daw nila at ginagamit na nila at ang ganda daw pala ng app na yon. So, ito yung ating pag-usapan ngayon. Pag-usapan din natin about business, about cash flow dito sa ating tindahan at about sa Lista app. So, ngayon, bago ako mag-umpisa, no, thank you muna sa Lista. Ayan. Kasi nga nakilala ko si Lista at the same time na-endorse ko nga sa mga viewers at nagustuhan yung ibang mga vlogger is na-vlog na rin nila to. Shoutout kay Madam Duday, na-vlog na rin niya ang experience niya sa Lista at kay Ma'am Shi Teresa Bisaya, nag-vlog na rin siya about Lista. At puro positive feedback naman. Yun ang naman ang pinaka-importante sa akin, syempre, yung positive feedback, di ba? Sa app na yon. Thank you so much sa pagtangkilik sa app, no? At shoutout sa Lista. Okay. Wait lang. Okay, let's go! Ngayon, pag-usapan muna natin ang cash flow sa ating negosyo. So, ano nga ba ang cash flow? So, sino nakakaalam ng cash flow? Taas ang kamay. Ma'am, 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 sir, ako po. Ayan. So, ano nga ba ang cash flow? For my understanding ito, no, kasi ang share ko naman sa inyo is base sa aking understanding. Huwag na tayo mag-ano sa iba. Sabi ni iba, sabi ni... So, mag-focus lang tayo dito sa mga share ko sa inyo. Kasi ang share ko sa inyo is base sa experience ko at base sa nalaman ko at base sa mga nangyari na sa akin. So, para sa akin, ang cash flow ay isang labas-pasok na pera dito sa ating tindahan. Kaya nga, cash flow, yung daloy ng pera mo sa iyong negosyo. Ito ang sinatawag na may lumalabas, may pumapasok. Money out, money in. So, yan ang kagandahan dun sa Lista app kasi nga, na-track ko, na-monitor ko yung cash flow ng negosyo ko, yung labas-pasok ng pera. Kasi nga, di ba, hindi naman lingid sa kaalaman nyo no, na ang puhunan dito sa Rose Jam Store ay parang kanta lang ni Sarah Geronimo. Ikot-ikot lang, ikot-ikot lang, ikot-ikot, ikot-ikot, ganon. Bakit ka mo ikot ng ikot lang? Kasi nga, ibig sabihin ng ikot-ikot lang, benta ngayon, pambayad bukas, benta bukas, pambayad ulit, pang-grocery, pang-upra, kaya ikot-ikot lang, diba? Kaya yun ang cash flow. Lumalabas na pera sa iyong tindahan, may pumapasok. So, ano ang pumapasok? Sige. Cash flow is yung labas-pasok. So, mag-umpisa muna tayo sa labas. Yes. Lumalabas. Ano ba ang mga lumalabas na pera sa iyong negosyo? Siyempre, yung mga pinapamili natin. Naglalabas tayo ng pera mula sa pundo ng ating tindahan kasi mamimili tayo sa grocery. Maglalabas tayo ng pera sa ating tindahan kasi mamimili tayo ng mga soft drinks, alak, kung ano pa. Okay. Balik ako. May bumili lang. Nakakatawa kasi sabi nung bumili, ano daw ba yung pinaglalaban ko dito sa cellphone? Nakakaloka, no? So, iyon na nga. So, balik na tayo. Na-distract tayo ng bare light, pero carry bells yan. So, sa mga lumalabas dito sa ating tindahan, ano ba yon? So, ayan na nga, yung mga pinapambayad natin sa ating mga load.
soft drinks, ano pang mga supplier natin, yan yung mga lumalabas na pera, ang tawag dyan, expenses, di ba? At ang lahat ng lumalabas na pera sa iyong tindahan ay expenses po yan, di ba? Ang expenses sa Tagalog ay gastos. So, ibig sabihin, pag nag-grocery ka, o magkano nagastos mo sa grocery, o ganito. O so, yun ang lumabas na pera sa'yo. Lahat ng lumalabas, basta palabas, papunta sa ibang tao, expenses yan. Opo, for my understanding. So, itong sinishare ko, no, focus muna tayo sa akin, mamaya na kayo mag-react, no? So, dito sa ating cash flow muna. So, kung ano man lumalabas na, yun ang palabas, okay, para mas mabilis tayo. So, ano naman ang pumapasok dito sa ating tindahan? Siyempre, isa lang naman ang pumapasok dito. Benta mo sa isang araw, diba? Kung ma-analyze nyo, ba't ang daming expenses kaysa sa benta? Ay, kaysa sa pumapasok, diba? Yung pumapasok is benta lang, yung lumabas ang dami, ganyan-ganyan. So, yan ang ating pag-uusapan. Ano tayo ngayon? Expenses versus sales. Kaya nga cash flow. Yung labas-pasok na pera sa iyong tindahan, yung daloy. Kasi talaga number one, para ma-improve mo, para ka-masenso sa iyong negosyo ay kailangan mong ingatan ang iyong cash flow. Kasi pag hindi mo nabantayan ang cash flow sa iyong negosyo, puro ka lang expenses, expenses, labas, 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 walang pumapasok. Ano mangyayari? Unti-unti mo marirealize na saan na. Bakit walang pumapasok? Puro lang ako palabas. Minsan abono ka pa. Diba? Totoo yan. So ngayon, wait lang. Ngayon, 'di ba? Sinishare ko sa inyo yung aking monthly income, monthly gross sales, pero never ako nag-share sa inyo ng aking mga expenses. Ngayon lang na nakilala ko ang Lista app, na isang mobile app na makakatulong to. Ngayon na nag-umpisa ako sa Lista, talagang na-monitor ko yung mga expenses ko. So mag-focus muna tayo sa sales and expenses, mga kasari, no? Kasi marami kasing iba, syempre, magkakaiba kasi tayo ng pagkakaintindi, magkakaiba tayo ng mga ginagawa, di ba? So dito sa ating tindahan, ako, nung nag-umpisa ako, sabi ko sa inyo, lahat yan magkakahiwalay. Hiwalay ang load, hiwalay ang grocery, hiwalay ang ice, hiwalay ang ganito. Kasi nga nag-uumpisa ka pa lang. Gusto mo makita yung flow ng negosyo mo. Kaya ka nagtatry ng ganito, hiwalay ko. Pero, nung na-establish ko na itong aking Rose Jam store, sabi ko sa sarili ko, bakit kailangan ko pang paghiwa-hiwalayin? Ang sakit sa ulo, ang dami ko nang iniisip. Diba? Kung ikaw, hindi ko naman sinasabi na mali ang ginagawa mo na maghiwa-hiwalay ka. Tama yan. Wala namang mali o tama dito sa ginagawa. Ang importante, ginagawa mo yan dahil para ikabuti ng iyong tindahan. So ako, dahil lumalaki na ang aking Rose Jam store, hindi ko na siya kaya paghiwa-hiwalayin pa yung aking bawat benta. So dito sa aking tindahan, ang magkakahiwalay lang yan. Alam nyo naman yan. Grocery. So lahat na nakikita nyo sa grocery, ice cream, yellow, load, alak, sigarilyo, magkakasama yan. Kasi grocery yan. Hindi ko na kailangan paghiwa-hiwalay yan. Pero noon, magkakahiwalay yan. Kaya kung ikaw sabihin mo, nako, ako naghiwalay talaga ako kasi ganyan. Opo, naiintindihan ko. Good job sa'yo. Kasi ako, sabi ko nga, been there than that. Kasi bakit been there than that? Baka yung ginagawa paghiwalay, ako kasi nag-umpisa maghiwalay sa load, pati reference number, sinusulat ko pa, para ko lang matrack. Pero ngayon nga, establish ko na itong aking store, medyo easy na sa akin. Kaya magkakasama na yan ang mga grocery yan. Ang hiwalay lang ay yung GCash, syempre ibang pera yan, ang Smart padala. So dito, sa vlog ko na to, mag-focus tayo sa grocery. Grocery, expenses ng grocery, sales ng grocery. Huwag na natin pakialaman si GCash at si Smart padala. Okay. Sa grocery nga, sama-sama na yan. So, tanong nyo, Madam Esti, bakit hindi ka naghiwa-hiwalay? Sabi ko na nga, di ba, noon, nag-umpisa ako magkakahiwalay yan. Pero ngayon, na alam ko na yung flow, yung labas-pasok ng pera sa aking grocery, hindi ko na kailangan mag-separate-separate. Kasi, dagdag ko lang yung trabaho sa akin, dagdag lang yung isipin sa akin, kasi nga marami pa akong iniintindi labas at loob ng bahay. Opo. May anak pa ako, may asawa pa akong may karamdaman, di ba? May sakit, so ang dami ko nang iniisip. So ilang years ko na rin ginagawa yan, na ang grocery isa lang, ang Smart padala isa lang, ang GCash isa lang. Okay naman, effective naman sa akin. Kasi ako naniniwala ako, pag ang puhunan sa iyong tindahan, sa grocery, nandyan lang yan, hindi mo ginagalaw, at kumukuha ka lang ng iyong kita, magiging okay pa rin sa alright ang itinayo mong negosyo. Kasi nga, hindi nagagalaw ang puhunan.
So bakit pinagsama-sama ko na yung aking mga grocery? Kasi nga, bibigyan ko kayo ng example, no? Halimbawa sa load, sige. Hiwalayin ko yung benta ko sa load, hiwalayin ko yung benta ko sa alak, hiwalayin ko yung benta ko sa sigarilyo. Okay, ngayong Lunes na to, dumating si load, sige, sabihin natin na muhunan ka na 1,000, Monday. Gusto mo hiwalayin ang iyong pera, sige, hiwalayin mo. Pagdating ng Wednesday, singilan ni loader, di ba? Sa tingin mo ba, ang load na nakapondo sa 1,000, naubos ba? Di ba, hindi? Hindi rin. So, anong ipapambayad mo? Kung hiniwalay mo, para sabihin, para alam ko ang ibabayad ko sa load, alam ko yung sa alak, lahat ba nauubos pagdating ng singilan? Di ba? Yung iba naubos siguro, pero ang iba hindi. So ngayon, kung hindi naubos ang load sa cellphone mo, ano yung papambayad mo? Manghihiram ka dito sa ibang pera ng tindahan mo. Di ba? Wait lang. Okay. Balik ulit ako. So, wala po akong kaaway dito, no? Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga experience ko dito sa cash flow, sa aking tindahan, bakit nga ba ganito, ganyan rin, no? Kaya keep on watching ka lang kung interesado ka sa yoyo ko. So, asan na ba tayo? So, doon na tayo sa bakit nga ba hindi ako nag-iwalay. Dahil nga, halimbawa sa load nga, pagbayaran na, lahat ba ng load mo sa yung cellphone na uubos para may pambayad ka? Di ba hindi naman? So, yun ang ginawa ko. Kaya pinagsama ko na lahat ng groceries ko. Para pagdating ng isa, mayroon akong pagkukunan. Ang benta ko sa grocery ngayon, bukas may maniningil, Judith, di ba, may papambayad ako. Kasi nga, magkakasama lang. Kaya sinasabi ko na ang puhunan ko dito sa aking tindahan ay umiikot-ikot lang yan. Lahat yan sila, kapit kamay, kapit bahay si load. Pag bumenta ako sa load at kinabukasan kailangan ko magmili ng soft drinks, ayan, tulong-tulong para sa ikakasulong, di ba? Kasi kung mag-ano ka lang sa load mo, siyempre, hindi naman lahat yan na nabibenta, di ba? So, kukuha ka pa rin, hihiram ka pa rin, magugulo pa rin yung pera mo. So, sa akin, kaya inisa ko na lang lahat ng groceries. Lahat na yan, para isa lang ang isipin ko. Okay, yun ang pumapasok, yung benta natin. Lumalabas naman yung mga pinapambayad natin. Okay, so ito, punta naman tayo sa ating lista app. Talagang ngayon, nag-e-enjoy na ako mag-input ng aking mga expenses. So, ang expenses, sinasabi ko po, no, yung mga lumabas na pera dito sa yung tindahan. At yung benta mo naman is yung pumapasok. Okay? So, ngayon, halimbawa, ikaw, sari-sari store owner, may-ari ka ng tindahan, kumuha ka ng isang soft drinks, masasabi mo ba yun, madam, na expenses yon? So, for me, for my understanding, kung kumuha ka ng isang item sa tindahan mo, hindi yan, para sa akin, hindi yan expenses. O ano yan? Utang mo yan na kailangan mong bayaran sa iyong tindahan. Once nabayaran mo yan, papasok na yan sa benta mo. Okay? So, ang mag-focus tayo dito, expenses, lahat ng lumalabas na pera sa tindahan mo, hindi sa sarili mo. Okay? Kasi yan lahat na kinukuha mo sa tindahan mo is consider yan as utang mo sa tindahan mo na kailangan mong bayaran. Kasi nga sabi ko sa inyo, ang puhunan ng tindahan dapat sa tindahan lang. Kung mayroong pamansahod sa sarili mo, sahuran mo yung sarili mo, then bumili ka ng soft drinks sa tindahan mo, papasok yan sa benta mo. So, hindi siya expenses. So, dito lang tayo. Wag muna tayo doon sa... Wait lang. So, ayan. So, ako. May trabaho pa si Indoy, si Mister, si Sir Amo Manager. Lahat ng kinukuha ko dito sa tindahan ko, kinukuha ng anak ko, pagdating ng sahod niya, na binibigay sa akin, napupunta lang din yon sa tindahan ko. Kasi nga, lahat ng kinukuha namin dito is kinoconsider ko na utang. Ayoko siyang isama doon sa expenses kasi malilito tayo. I-separate natin yung business at saka sa personal. So noon, nung nagbibigay pa sa akin si Mr. no, ng monthly allotment, napupunta lang din dito sa akin tindahan. Kaya nga, talagang yung tindahan ko, stable yung puhunan. Kasi kung may kinukuha man kami, mayroon akong pantapal. So ngayon, nawalan trabaho si Mister. Saan kami kumukuha? Saan ako kumukuha ng pantapal? So, ayan. Yun na yung question, no? Pero, kahit papano, ilang months na rin nawalan trabaho si Mister, dito kami kumukuha sa tindahan. Okay sa alright pa naman. Bakit? Kasi nga, hindi tayo, inaano natin yung ating expenses, binabudget natin. Hindi lang tayo basta-basta kuha ng kuha dito sa ating tindahan. Kasi nga, ang isa sa ating pamilya ay walang trabaho. Kailangan mo lang kung kukuha ka man sa yung tindahan, budget lang. Kung isipin mo, bumibenta ka sa isang araw ng 3,000, ang kita mo 300. So dapat, ang kukunin mo lang sa yung tindahan, hindi lalagpas ng 300.
no? So dapat marunong ka mag-budget. So ako, kahit hindi na ako magsulat-sulat, alam ko na yan. Nasa isip ko na yan, alam ko na yan. Pag sumobra ang kinuha ko, kailangan ko, the next day, hindi na ako kuha ng kuha. Kasi pag yan, kuha ka ng kuha, magpatong-patong yan, magagamble na. Diba? Kaya kailangan mo talagang matalas yung pag-iisip mo, yung cash flow sa iyong negosyo na momonitor mo. So punta na tayo sa Lista app na nakatulong sa akin na matrack ko yung aking mga expenses ngayong month of August. Kaya nga natutuwa ako kasi sabi ko, may maishishare ako sa aking mga viewer, hindi lang monthly sale, diba? Masishare ko din sa inyo yung monthly expenses ng tindahan ko. So mag-focus tayo sa cash flow ng tindahan sa negosyo. Huwag na tayong mag-focus sa ibang mga expenses, kuryente expenses, sahod sa ganyan. Mag-focus lang tayo sa cash flow ng ating tindahan, yung lumalabas at pumapasok na pera dito sa ating negosyo. Okay? Kasi po mag-isip-isip ka pa, mahihirapan ka, marami kang tanong. So mag-focus ka lang kung ano ang sinasabi ko sa inyo, no? Pero itong sinasabi ko is base lang sa aking karanasan, no? Okay? Kasi nga, lahat ng lumalabas na pera ko is kinoconsider ko yan na expenses basta pagdating sa tindahan. On soft drinks, nag-grocery ako, nag-bide ako sa load, nasa expenses yan. So ang sales ko naman, yung pumapasok, ay yung benta ko sa araw-araw. Okay? Sales versus expenses. Ngayon, punta na, ipapakita ko sa inyo yung app ko ng Lista para ma-share ko sa inyo kung magkano na ba in 2 weeks kasi nag-umpisa ako August 1. Ngayon ay August 15. So nasa 2 weeks na rin tayo, no? Nasa gitna na tayo ng buwan. So magkano na ba ang expenses ng Rose Jam Store? Mas malaki ba yung expenses o sa sales? Malalaman nyo yan. Okay? Kaya keep on watching ka lang. Okay mga ka-super, nandito na naman tayo sa aking mobile. So nakikita nyo yung Lista app. Pindutin natin, o ayan na nga. Meron kayong makikitang money out, money in. Ibig sabihin ng money out na red ay mga nagastos mo sa iyong tindahan, sa iyong negosyo, kaya naka-red siya, mga lumabas na pera sa iyong negosyo. Yung money in naman na green, yan naman ang tinatawag nating benta na pumasok sa iyong tindahan. Okay, nag-start ka tayo dito ng August 1. Nakita nyo may red, may green, may red, maraming red. Ibig sabihin marami tayong expenses kasi marami tayong pinapamili dito sa ating tindahan. Para naman, pag marami tayong expenses, mayroon tayong maibenta at may pumasok na pera, ito na yung green. So fast forward na tayo dito sa ngayong araw na to, August 15. Nakikita nyo, no? So mayroon tayo dito makikita sa ating app na daily, weekly, monthly. Ang ating pangalan ng business ay Rose Jam Store. So sa daily, ngayong araw na ito, wait lang, may nabili. Okay, balik tayo. Nakikita nyo, nasa daily tayo. Ngayong araw na to, August 15, 2021. Total expenses sa Rose Jam Store ay 2,315 dahil sa Pure Gold Delivery. So wala pa, nakita nyo, wala pang pumapasok na pera dito sa ating tindahan ngayong araw na ito. Okay, punta tayo sa weekly. Sa weekly, ngayong nasa pangalawang week na tayo, nag-start ang pangalawang week ng August 8 to August 15, 2021. Total expenses ng Rose Jam Store, 36,239. Ang total sales, 61,910. So last week, nag-share ako sa inyo, negative tayo. Pero ngayong second week of August ay, ano tayo, positive. Green na green tayo. So sa second week, meron tayong pumasok na pera sa ating negosyo na 25,671. No? Yun yung expenses less doon sa sales, lumabas ay 25,671. Okay, so proceed tayo sa monthly. Yung monthly naman is mula August 1. Nag-start ka sa August 1 to August 15 ngayong araw na ito. Ang total expenses, ulitin ko, ang expenses is yung lumabas na pera sa tindahan mo na pinambili mo ng mga items para makabenta ka. Kasi pag hindi ka lumabas ng pera, hindi ka rin makakabenta dahil wala kang pambenta. Okay? Ang total expenses sa 15 days ng Rose Jam Store ay 120,604. Nakita nyo, red na red. At ang pumasok ay 134,420. So as of this moment na August 15, mas malaki ang pumasok na pera sa Rose Jam Store kaysa lumabas. Okay? So ito ang kagandahan tong apps na to kasi matatrack mo kung malaki ba ang expenses kesa sa sales mo. So dito, wala pa tayong itong total profit na 13,000, pera mo pa lang yan sa tindahan mo. So kung expenses versus sales, itong 13,000 na to, pwede mo rin yan sabihin kita mo, pero yung kita na yan, marami, yung profit na 13,000, marami pa yan pag
lalagyan. Kaya hindi mo pa yan masasabi na talagang profit na profit sa'yo na yan. Kasi bukas, August 16, mayroon kang 13,000, mamimili ka ulit. Diba? Kaya hindi mo pwede, ay, sabihin mo, ay, green na green ako, mayroon akong 13,816, yehey, mag-shopping na ako. Hindi po yan. Dahil bukas, August 16, mamimili ka na naman. So, saan ka kukuha ng pamili mo? Dito sa sumobra sa iyong pera. Na 13K. Kaya bukas, August 16, babawas yan. Bakit? Lumabas. Diba? Nagigets ba, mga ka-super? So, yearly, wala pa tayo sa yearly kasi nasa monthly pa tayo. So, ito ang kagandahan tong apps na to na nagustuhan ko talaga dahil nga natatrack ko yung expenses. Kasi, puro lang ako, sales. Kasi mas iniisip ko kasi yung pumapasok sa akin kaysa lumalabas. Kaya hindi na ako nagsusulat ng mga expenses. Kasi importante sa akin yung pumapasok sa tindahan ko. Diba? Oh, wait lang. Ayan, mga ka-super, nakita nyo ang expenses at benta dito sa aking tindahan, yung aking cash flow. Siyempre, sinishare ko yan sa inyo sa aking mga taga-subaybay kasi party na rin kayo sa pag-grow ng aking tindahan. So ngayon, baka itanong nyo, sabihin nyo, Madam, bakit hindi ka naglilista ng expenses mo? Puro ka lang benta, yung pumapasok lang, nililista ko nga dito sa aking record book yung araw na benta. Pero ang expenses talagang, honestly speaking, hindi talaga ako nagsusulat. Bakit? Kasi noon, nung nag-umpisa, balik na naman tayo sa noon na nag-umpisa ako, nakasulat din yan. Pero ano? Wala din. Kahit nakasulat ko, wala din. Hindi ko rin matuloy-tuloy yung pagsulat ko. Kasi nga, marami tayong ginagawa. Hindi lang tayo basta dito sa tindahan, marami pa tayong ginagawa na mga bagay-bagay. Kaya nga, basta kasi ang importante kasi sa akin, yung pumapasok. Diba tayo nga, diba? Gusto natin, huwag na natin isipin yung gastos. Ang importante, may pumapasok. Kasi once na may pumasok sa tindahan, mayroong kang panlabas. Diba? Kaya hindi ako nagsusulat na ng expenses, ganyan-ganyan. Kasi may pumapasok at sobra yon. Kaya hindi ako nahihirapan maglabas. Kasi nga sobra, may naitatabi pa ako. Diba? Kasi nga nakita nyo, mula August 1, August 15, mas malaki ang pumasok na pera sa Rose Jam Store kesa sa lumabas. So kung ikaw, puro ka lang palabas, kunti lang ang pinapasok. Ibig sabihin nun, pamili ka ng pamili, stock ka ng stock, pero ang benta mo, kunti lang ang pumapasok. So, pwede mo yan mahanap. Sabi mo, negative ako ngayon, madam, pero marami akong stocks. Full stocks ako lahat. So, ibig sabihin nun, negative ka dahil nandun sa mga paninda mo. So, on the next day, hindi ka nagagastos, makukop up naman yan, yung negative. Madadagdagan. So, magiging positive. So, nandito tayo sa negative, positive. Pero gusto natin, positive. So, pwede din ako maging negative. Last week, negative ako. Kung nakita nyo yung aking app nung lista, negative yung last week ko. Bakit? Dahil namili ako sa Pure Gold. Namili ako ng bigas. Pero, nakikita ko kung bakit ako negative. Nasa paninda ko. Kaya bantayan nyo rin. Kasi bakit, kung bakit kayo negative. Negative po kayo as in wala kayong makita na paninda? O negative kayo dahil marami kayong paninda? Diba? Napaisip ka ngayon. Wait lang. Ayan. So, ito ang sinasabi ko na maganda talaga. Na matrack mo, ma-monitor mo yung labas-pasok ng sa negosyo mo. Labas-pasok ng kaperahan sa negosyo. Diba? So marami nag-PPM sa akin. Madam Esti, sa tagal-tagal ko ng Sari-Sari Store Owner, lagi akong abunado. Mula nung napanood kita, natuto na ako humawak. Akala ko noon, yung pagbumenta ko sa isang araw, akin na daw yun, sabi niya. Kaya naman, pag bumenta daw siya isang araw, bilis siya dito, bilis siya doon. Ang ending, pag mamimili na siya, abono siya. Kasi nga, nagalaw mo yung pera sa tindahan. So itong Rose Jam Store, no, kahit dito ako kumukuha, hindi na ako nahihirapan kasi nga, sabi ko naman sa inyo is, kung kumikita tayo ng 15 to 20%, ang kinukuha ko lang dito ay 10%. So may maiiwan sa store, kahit kumuha pa ako. Depende din kasi sa'yo yan eh. Ako naman kasi is, maliit lang yung pamilya ko. Kunti lang yung gastos namin sa isang araw. So, kaya pa. Kasi magkakaiba naman kasi tayo. Baka kasi kayo malaking pamilya. Doon yung kinukuha lahat, pati pang tuition, ganyan-ganyan. Tapos hindi kayang i-handle ng store. Nahirapan yung store na makabangon dahil nga, kuha ka ng kuha, hugot ka ng hugot. No? So, ngayon, itong pinag-usapan natin is hindi pa to yung kita, ha? Cash flow lang ng negosyo yung lumalabas yung pumapasok. Kasi baka naman sabihin ng iba dyan, Madam Esti, paano naman yung expenses mo sa kuryente, yung sahod, ganyan-ganyan, yung ganyan-ganyan. So, wag muna natin isipin yun. Ngayon, ang gusto ko lang isipin nyo, na mamonitor nyo yung labas-pasok ng pera sa store nyo. Regardless kung kumukuha ka dyan,
kumakain ka dyan. Basta, yung lumalabas at pumapasok na pera dito sa ating tindahan. Okay? Okay ba? Okay ba yon? Kasi, nag-share ako nito nung January, no? Singit ko lang. Nung all about monthly gross sales, expenses, at saka yung net income. So, ayun naman kasi is kabuuhan ng isang buwan yon, yung gross ko, yung net ko, at yung expenses ko. So, dito sa Rose Jam Store, ang expenses dito ay kabuuhan na. In general na, kaya wag niyong sabihin sa akin, expenses mo sa tindahan mo iba. Dito kasi sa Rose Jam Store, isa lang ang expenses dito. Kuryente, pagkain, tuition fee, gastos, kung ano pa, dito talaga. Kaya, isa na lang. In general, lahat ng pumapasok dito, nakita ko, benta ko, expenses ko sa loob at labas dito. Kasi nga, ito lang naman ang pinaka source of income namin. Kaya saan pa kuhugot ng iba, kundi dito lang. No? Kaya kasama na yan sa expenses ko. Kung sa monthly income ko versus sa expenses naman namin lahat-lahat. O di, ang, ano naman, ang ending nun, nakasurvive lang. So, importante, ngayong 7 years na ako, nakasurvive kaming magkakamag-anak na kumapit sa tindahan. Lalo na ngayon walang trabaho si Mr. 8 months na rin. So, nakasurvive kami. Dahil sa tindahan talaga kami kumakapit. Kung mayroon mga ako mga extra lang, halimbawa extra sa mga pag-aartista. Sa extra sa pag-aartista, naloka ako, no? Siyempre, kahit pa paano, kumikita na rin tayo sa mga endorsement, mga partnership, at mga ini-influence natin, no? Influencer tayo. So, nasa savings lang yan. Kung mayroon man kami, kakain kami sa labas o ano, doon naman ako kumukuha sa mga personal. No, pero lahat ng expenses dito, basic na expenses, kuryente, tubig, monthly juice, pagkain, sa tuition fee, sa anak allowance, dito talaga sa tindahan. Okay? Wait lang. Ano yun, be? Ayan, mga ka-super, balik ako. Medyo mahaba na ata yung oras ng aking pinagyayaw-yaw, no? So, ang bottom line lang naman dito sa aking yaw-yaw ngayong araw na ito is yung pag-monitor mo sa iyong cash flow, sa iyong negosyo ay napaka-mahalaga. Kaya ang Lista mobile app ay malaking tulong sa akin. Kasi nga, malalaman ko yung aking mga expenses at saka yung mga pumapasok. Matatrack ko, mamomonitor ko. Kaya kung wala pa kayong Lista, i-download nyo na sa iyong mobile, sa Google Play, at gamitin nyo na dahil itong Lista app ay pwede nyo magamit hanggang 10 business name. Halimbawa ikaw, sige sabihin natin, ibahiwalay ang sigarilyo mo, soft drinks mo sa load mo. Pwede mong gawin yun sa Lista para hindi ka na mag-aksaya pa sa papel or hindi ka na dito, nasa mobile na lahat. No? Doon matatrack mo rin, mamomonitor mo, na, mo pa rin. No? Kasi hindi naman din talaga lahat tayo is same ang ating ginagawa dito sa ating tindahan. Kanya-kanya tayo. So ikaw, kung naghihiwa-hiwalay ka ng iyong mga benta, ng iyong mga kita, okay, I respect that. No? Nire-respeto ko yon. At ako naman, respetuhin nyo rin yung aking diskarte dito sa aking tindahan na magkakasama na lahat ng groceries, hiwalay lang ang GCash at Smart Padala at yun ang aking diskarte. Magrespetuhan na lang tayo, no, sa ating mga diskarte kasi hindi mo yan pwedeng sabihin sa comment below. Madam, hindi ganyan ang ginagawa ko. Hindi talaga kasi hindi naman tayo magkakaperas ng utak, magkakaiba. Kung ikaw yung ginagawa mo effective sa iyong tindahan, okay, go ka dyan. Kasi ako lang din ang nakakaalam sa labas-pasok ng pera ko dito sa aking tindahan. At yun ang ginagawa ko. 7 years na rin. Hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin. Nadadagdagan lang yung ating mga kaalaman kasi nga, tulad nito, mayroon na tayong mobile app na doon na tayo maglilista ng ating gastos at benta dito sa ating tindahan. So, for about naman kita, kung sabihin nyo, paano naman yung kita, madam? Sa next month, isishare ko sa inyo yan dahil nag-start na rin ako. Basta isishare ko na lang yan. Abangan na lang. So, ngayong topic na ito is for expenses, sales, cash flow sa isang tindahan. Okay? Malinaw? Huwag na tayo magpa-ano-ano pa na iba. Baka sabihin nyo naman, madam, yung pinagsasabi mo wala sa Google. Wala talaga sa Google. Kasi ito sarili kong diskarte, sarili kong kaalaman na ina-apply ko. At okay din naman. At sinishare ko din naman sa aking mga viewer, baka sakaling okay din sa inyo. Kasi lagi itong sinasabi, no? Lagi ko itong disclaimer na diskarte mo yan. Diskarte ko. Kung okay sa'yo, yung diskarte ko, yung pamamalakad ko dito sa aking tindahan, appear tayo. Bati tayo. Diba? Pero kung hindi okay sa'yo, it's up to you. Kasi ikaw naman yung may-ari na yung tindahan. Wala naman, sa tindahan natin, wala naman tayong ano ba yun? Wala naman tayong formula na dito, ito ang dapat nating sundin. Diba? Tayo lang ang gumagawa ng sarili nating formula kung paano ba natin mapapaunlad yung ating negosyo. Tayo lang ang nakakaalam. No? Walang standard procedure sa tindahan na ganito ang gawin mo, ganito ang gawin mo. Wala. Kasi tayo lang may-ari ang nakakaalam. Hindi alam niya ng iba, ikaw lang.
Kahit na asawa mo, hindi alam, di ba? Tayo lang ang nakakalam. Kasi tayo yung nag-aasikaso ng sarili nating negosyo. Tayo yung nagmo-monitor sa cash flow ng ating negosyo. Okay, Duki? So, ayun lang naman. Hindi po ako nakipag-away ha. Baka ma-misinterpret sabi nakipag-away ako. Gusto ko lang i-share sa inyo, no? Kasi para maliwanagan. Kasi ang dami ng talagang nag-uumpisa magtindahan. Di ba? Nakakatuwa kasi na-inspired sila. Ang dami inspiring Sarsar store owners. Ang dami ding aspiring Sarsar store owners. So, hangad natin lahat ang ikakaunlad ng ating negosyo. Hindi naman natin pwedeng hangarin yung ikakabagsak ng bawat isa. So, dun tayo, hangarin natin na lahat tayo magtagumpay sa larangan ng negosyo. Tulad nitong Sarsar store. Ayan, sa iboto, sa susunod na eleksyon, sa supertindera ng bayan, walang presidente. Nakakaloka. So, ayan ang tigilan na natin mga ka-super, no? So, hanggang dito na lang muna yung aking share sa inyo. Kita-kita na lang tayo sa aking mga susunod na video. Muli, ito sa supertindera ng bayan, Rosham 11, na nagsasabing, no hate. Love, love lang. Thank you for watching. Babush. Mwah.